mga pang 20th break ko na to for today. Kuhaan nyo na yun. Ayun. Gumagana na siya. Tapos na ang ating swabeng kape. Pag ako ganun lang, black lang pati diabetesol. O kaya may binili one time, ano yung liquid siya na pampatamis. Pero tinama daw hanapin. Kaya ito muna gamit ko. Diabetesol pati great taste coffee lang. So meron kaming ano, ilaw dito na maganda binili. Kakaiba to eh, tinan nyo. Actually maganda yung effect niya dito sa kitchen namin. Pag inom nyo. Oh. Tatlo siya. Na light. Diba? Ang ganda. Kagandaan pa dito, magnet lang to. Pwede nyo dalhin. So, pag kailangan nyo ng lighting pag nagbo-vlog kayo, pwede nyo gamitin to. Balik natin. Baka magalit. Hey! Alright! Ngayon, dito na tayo sa opisina. Sa loob lang din naman ng bahay. Work from home kasi ako. Tatrabaho na ako. Nagtitake ako ng mga 2 hours tapos break, tapos 2 hours ulit break. Minsan kapag wala masyadong trabaho, kahit ano, mga 1 hour nagbe-break ako para iwas stress, pati iwas pagkabugnot sa trabaho. So yun lang gagawin ko mamaya, babalikan ko kayo kapag meron ulit akong kakaiba gagawin at medyo interesting. Mga 2 hours na rin tayo nag-work ngayon. Break muna, merienda time. Ang paborito kong part lagi ng pag-work, ang pagkain. Tapos na tayo kumain ng mabilis ng sopas. So, yung sopas, kailangan mabilis talaga yung kinakain. Kaya nga tawag doon, sopas. So, balik na tayo sa trabaho. Pabalik na ako sa office. See you! So, another break time. Napakadami na nating nagawa. Anong oras pa lang? 6:23. So, past 6 pa lang, dami na nating nagawa. Napayaman na naman natin yung mga kliyente natin kahapon. Mga kliyente lang yung mayaman, tayo hindi tayo mayaman lagi. Pero ako share sa inyo, itong ano ko, binili to para sa akin. Ito tubig, inuman ng tubig to, napakalaki. Kaya nga siya tubig. Ito makikita natin dito yung oras ng pag-inom, 7 a.m., 9 a.m. Medyo late nga ako kasi nasa 3 p.m. pa lang ako, alas 6 na. Pero ang goal ko talaga everyday, para laging hydrated, is maubos ko to by mga 11 p.m. kasi may mga meeting pa naman ako ng alas 10. So mahaba-haba pa yung time ng pagtatrabaho ko ngayon. Ito lang yung laman ng table ko, itong tubig. At syempre, nawawala yung kape ko na dalawa ata sa baba. Siguro mamaya-maya, after ko magpahinga, balik na naman ng trabaho before dinner. Ay, ganito lang proseso ng buhay ng working from home. Tatapos ko lang mag-break ulit. Mga pang 20th break ko na to for today. So, babalik na tayo sa opisina. And we're back dito na sa opisina. Magtatrabaho na ulit. At pagpasok ko, ito na yung mga ka-opisina ko. Nagdatingan na sila. Ayan. Ayaw niya ako marinig. Tinakpan niya yung tenga. So, bye! Thank you.
Ito na ang pinaka-importante at pinaka-paborito natin ginagawa. Actually, hindi. Pinipilit ko pa nga everyday na gawin ito eh. Jogging. Hindi ko lang magets kanina. Bumili kami ng gulay dun sa main highway kasama yung girlfriend ko. May nakikita pa rin ako yung mga umaakyat dun sa truck. Tapos nasa traffic light. Nagnanakaw ng semento ata yun. Hindi ko alam kasi may mga enforcers naman lagi. May police naman lagi. Pero hanggang ngayon hindi sila nahuhuli. Galing, no? Ito yung pag-jogging. Nagawa ko to everyday. Not unless weekend. Katamad naman talaga pag weekend. Yun na lang yung panahon para magpana-rest kapag sa work and also sa pag-exercise. Pero subukan natin one time, baka pati weekend mag-exercise na tayo. Siguro mag-jog lang ako. Actually, hindi jog. More on walk. Mga 20 to 30 minutes. Hindi naman tayo nagpapalaki ng katawan. Nagpapalakas lang tayo ng puso para medyo kontra sa COVID. Kalimutan pa pala. Ito. Weights to para sa series. Binili ni Brianna. Yan, ganyan siya. Para mas mabigat. Medyo mas may effort. Hindi to sponsored ah. Kasi binayaran talaga namin to. Ganda naman siya. Nakakadagdag ng effort. Pero siguro kung may problema ka sa wrist o kaya sa shoulders, mas maganda na hindi ka gumamit ng ganito. Alright. Mukha na tayong malakas. Tatapos ko lang mag-jogging. Nabot ako ng mga 2 hours kaka-jogging. De joke. 20 minutes lang. Beginner tayo. And next natin gagawin, pull-ups. Yun, dun natin isasabit sa meeting 2 na yun. Walang nakalagay pero maganda yung nabili ko. Dati pa ito siguro mga 2 years, 3 years na. Minsan lang magamit kaya hindi pa sira. Kaya siya. I-hook lang siya dun sa parang ano. Sa ano nung pinto. Basta pa ganun. Kuhaan nyo na yun. Okay. Kasi ito yung secret recipe natin. Kasi nga, hindi ko naman maangat yung sarili ko. Ang bigat ng tiyan ko. So, umapak muna ako dito. Baka eventually, mga after 10 years yan, makayanin ko na nang walang upuan. Ayun, napakabigat. Tutuloy ko pa mga 100 pull-ups pa. Joke lang. Pangalo. Dalawang set pump, take 5-6 lang. Okay na yung pampastretch lang ng likod kasi alam mo na, tumatanda na tayo. Nasa 30 plus na tayo. Hindi tayo kasing healthy ng iba. Mahilig ako kumain ng katni. Tapos na tayo mag-workout. Ngayon, siguro maliligo na ako tapos magla-lunch. Nagluto na masarap na ulam yung girlfriend ko. Napakasarap nun. Isa yun sa paborito. Papakita ko sa inyo. Okay, hindi tayo. Punta tayo sa aking... Sa amin pala. Yan, kita nyo ba? Ewan ko, kita nyo. Yun, masarap na curry. So, yan yung lunch namin. Yan ang perfectong pagkain kapag tapos ka na mag-exercise para tumaba ka ulit. Tapos na kami mag-lunch. Ang usually ginagawa namin after lunch. Before mag-work kasi mga anong oras? 12:30 yun. Alas 3 yung trabaho. Chill-chill muna. Nanood kami Netflix. Ang pinapanood namin ngayon, katapos lang namin noon eh, Bong Soon. Tapos ngayon pinapanood namin ito. Kita niyo ba? Oh My Venus. Mahilig kami sa mga Netflix shows na Korean. Sabi ng girlfriend ko, may nakalimutan na naman daw ako. Ito daw, ito yung nakalimutan ko. Oh, di ba? Naiwan ko dito. So, isasampay natin. Ngayon naman, nandito tayo sa opisina. Mag-work na dapat ako. Alas 3 kasi simula ng work. Pero nung chinek ko, yung ilaw, wala. Hindi siya gumagana. Ito.
Yan, kita niyo ba? Wala yung ilaw na yan. Kaya gagawin ko is, meron akong spare dito sa bahay. Ito gagamitin ko. Papalitan ko muna. Sana gumagana pa to. Ewan ko, nagpupundi-pundi na to yung mga ilang linggo na. Tinatamad lang talaga ako palitan. Bali yun yung gagawin natin ngayon. Medyo maliwanag siya kasi meron ako dito extra na ilaw. Yan, bumbilya lang. Nakalagay lang yan dyan para pwede kang magamit in case of emergency. Bali yun. Gagamitin natin yon yung ilaw na yon. Siyempre, kailangan natin ng electrical tape. Kala mo, professional eh. Minsan ko lang naman talaga gawin to. Ito pa. Ito ang kagandaan dito. Ito, meron akong automatic drill na rechargeable. Binigay rin to sa akin ng girlfriend ko. Kaya, mas madali-dali magpalit. Okay? So, tara na. Trabawin na natin to. Electric drill natin. Tingnan mo. Meron siyang ilaw. Pag inoon. Sandali, ayaw mag-on. Ayun. Ayan. Tapos may reverse din siya. So, di ba? Para madaling magtanggal, hindi yung mag-screw-screw. Nakakatagal, nakakamawis pa. Yon. Gumagana na siya. Successful yung ating ginawa. Inabot din ako minsan ang daling tingnan, pero inabot din ako ng ano eh. Parang more than 30 minutes. Ang pinakamahirap is yung pag-wiring. Tapos nakakatakot kasi pag nagkamali, pwede ka magkasunod. Hindi naman siya super complicated, nakakapawis lang talaga. Tapos hindi ako humingi ng tulong. Yun yung isa kong mali dahil siguro huminga ng assistant para hindi ako taas-baba dun sa agdan. So yun, successful tayo sa paggawa ng ating ilaw. Maliwanag na ulit ang ating opisina. Share ko lang din pala sa inyo yung dito sa drill. Kanina kasi trinay ko siya direkta na iscrew kagad. Mahirap pala kasi mabaluktot kapag walang butas. Yung nabili ko, yung pinalit ko kasing ilaw, mas malaki pala siya, so mas malala yung butas. Hindi ko magamit yung existing na butas. So, ang magandang gawin is, para hindi kayo magkamali next time, tulad ko, is unahin natin to. I-drill muna, mag-drill muna tayo bago natin gamitin tong pang-drill na to, pangkabit ng screw mismo. Kasi pag may onting butas na siya, mas madali na ipasok na gano'n. Alright, so yun lang. Hindi to sponsored ng Black & Decker, ha? Regalo sa akin to ng girlfriend ko. So, malaking tulong. Ayun, maliwanag na ulit ang ating opisina. So ngayon, babalik na ako sa work. Actually, hindi ako babalik. Mag-work pala ako. Na-late ako ng start ngayon. 3:30 na ata. Pero, extend na lang ako mamaya. Yun ang kagandaan sa work from home. Minsan, kapag nalilate ka, pwede mong i-extend na lang sa dulo. So, ang kasama ko sa pag-work, as usual, ang aking mahiwagang kape. Tapos, syempre, ang aking malaking tubig. Diba? Tubig talaga siya. And nasa, as usual, delayed na naman ako. Nasa 1 PM pa lang. Wee! Ito yung merienda ko ngayon. Quickly. Dati nung wala pang mga milk tea, nung panahon na high school ako, pati mga elementary siguro. Hindi ko alam kung umabot ng elementary, pero mga high school, ang pinakasikat talaga ito eh, quickly. Tapos dumating na yung mga Zagu, yung mga milk tea, yan. Medyo napag-iwanan yung quickly, pero good thing, meron dito malapit sa amin. So, try nyo, quickly, masarap. Medyo kagigising ko lang mga 30-40 minutes ago.
Wala, tinatamad ako ngayong araw eh. Kaya nagano lang ako na Valorant. Hindi ko na napakita sa inyo. Tapos di pa ako nagbe-breakfast kasi cereals yung nandun sa table. Eh, hindi ako mahilig sa cereals. Kaya tapos tulog pa si Brianna. Iniisip ko kung magbabasa ako pero tinatamad din ako. Workout clothes ko eh. Papansin nyo, ito lang. Oo ha. Naka-boxer shorts lang ako. Kasi no, suot ko talaga pag jogging, pag umaga. Kung ano yung suot ko nung pagtulog na, syempre. Para, hindi naman natin kailangan pumorma. Nasa loob lang tayo ng bahay. Nakakasawa din pala maglaro ng ano, computer games. No? Bawas-bawas lang. Advice ko pag nagja-jogging, mas maganda talaga yung ano eh, yung wireless. Prepare na tanghalian si Brianna. Mukhang masarap, no? Tanghalian. Tapos ako, ganito lang ako lagi. One rice lang. Pinagkakasya ko to sa bawat meal. Tapos, pinabawi ko na lang sa dami ng ulam. Sakit ng kamay ko. Nag-drill ako, nagkabit ako na ano dun sa master's bedroom. Nagkabit ako na curtains. Yeah. Kasi, nilagyan namin dati yun ni Brianna na blinds. Kaso, feeling niya may kulang eh. And mukhang yung resulta naman nung kwarto ngayon, eh, mas gumanda siya nung pinalitan namin ng curtains. Ginawa ko ni Brianna ng kape. Itong cup na ito, pumupunta kayo ng Tagaytay. Yan, bag of beans. Bumili ako na ito. Medyo namalan nga ako eh, kasi cup lang daw, parang 200 plus ata. Pero ito yung madalas kong gamit pag kape. Balik trabaho tayo ngayon. Ito na, naka-ready na yung computer ko. Work na! Ganun ulit. 8 hours of work. Tapos may mga break-break sa gitna para hindi nakakapagod. Bye-bye!